Hi everyone! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again and for today's video, magluluto po tayo ng isa na namang napakasarap na ulam recipe na siguradong hinding-hindi nyo matatanggihan. So wag na po nating patagalin, umpisahan na po natin ang pagluluto. So uumpisahan po muna natin sa paggawa ng ating chicken stock. Lalagyan lang po natin ito ng black pepper at ng salt para po may lasa talaga itong ating stock. And hahayaan lang po natin ito na kumulo for 15 to 20 minutes para po talagang malasa yung ating sabaw. And then ilalagay din po natin dito yung ulo ng hipon na tinanggal ko po dun sa mga hipon na isasahog natin. And papakuluan po natin ito ulit for 5 minutes. And then after 5 minutes po ay tatanggalin po natin isa-isa yung ating mga ulo ng hipon dito po sa ating pot. Tapos ang gagawin po natin dito ay pipiga-pigaan po natin ito or pwede nyong i-crush or durugin po ninyo para makuha natin dito yung liquid na natira dito sa ulo ng hipon. Dahil yung liquid na yan po, yan yung magpapalinamnam dyan sa ating chicken stock. And then re-remove din po natin yung ating chicken leg dito po sa ating pot at isi-set aside po natin ito at papalamigin para mahimay po natin ito mamaya. Ito na po lahat yung mga kakailanganin nating mga ingredients. So, gagamit po tayo dito ng garlic and onion panggisa and ng chicken. Ito po yung hinimay natin kanina at syempre yung ating hipon. Gagamit din po tayo ng itlog ng pugo. Ito naman po yung ating mga gulay. Gagamit po tayo ng carrots, celery at ng sayote. At syempre, gagamit din po tayo dito ng pechay bagyo or pwede kayong gumamit ng cabbage. And gagamit din po tayo dito ng cauliflower or pwede naman kayong gumamit ng broccoli.
then, gagawa din po tayo ng slurry or yung ating cornstarch and water na pinagsama lang po natin. So, 2 tablespoons of cornstarch at 1/4 cup of water. Didissolve lang po natin yan hanggang sa matunaw na natin yung ating cornstarch. At this point, pwede na po nating i-adjust yung lasa ng ating ginisang gulay. So, pwede kayong mag-add ng patis or salt or kung gusto nyo na medyo peppery yung lasa ng inyong ginisang gulay, pwede kayong mag-add ng pepper. So, sa akin po, hindi na ako nag-add ng pepper. And then, lagay na po natin yung ating slurry. At after nyo pong mailagay yung slurry, dapat po ay haluin natin ito agad para po pantay yung pagiging malapot ng ating sauce. Dahil pagkalagay po natin ng slurry automatic ay nagiging malapot na po yan. So, kailangan po natin yung haluin agad. So, ayan, as you can see, malapot na po yung ating sauce. So, pwede na po yan. Ready na po natin itong iserve. Sana po nagustuhan nyo yung ating ulam recipe at kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell button below para po notified kayo every time may bago po tayong upload na video. So thank you guys again and see you on my next video. Bye-bye!